What's up, guys? Welcome back to my channel. This is Apple once again, your Ilongga vlogger. Yay! Hi, guys. Ang hirap talaga. Nowadays, super hirap talagang gumawa ng video. Una sa lahat, lumalaki yung face ko. And dahil I'm pregnant, so sa mga naka-follow sa akin channel, ganito nakalaki guys ang aking tummy. Malapit na siyang lumabas. So black yung sinusuot ko, medyo hindi siya halatado, pero yun guys. I'm already at 7 months or 28 weeks. 28th week of my pregnancy. Hindi pa alam yung gender and hopefully sana magkaroon din ako ng gender reveal. Excited ako doon kasi I just want to see how my daughter will react kung ano yung gender. So, napakahirap guys ang pagbabuntis ko ngayon kasi this is my second and parang bumalik ako sa una because my daughter is already 8 years old. So, it's a new start again sa akin. And there's a lot of things, a lot of changes in my body na hindi ko na-experience when I got pregnant with my firstborn. So, yun guys. Hindi ako masyadong makapag-share about my pregnancy kasi most of the time guys, I'm sleeping during the day and during the night time, nagtatrabaho pa ako. So, yes, I am still a working mom kahit sa sitwasyon ko ngayon. But then, of course, ang ganito yung life, we have to go on, proceed of what we are doing. And eto, nakikita niyo naman. This video is after na naman swatches ko, pero okay guys. So, ito guys. Meron na naman tayong lipsticks na i-review. And meron akong 5. Naka-bubble wrap pa siya, guys. And hindi pa ako nakapag-lipstick kasi nga, we're gonna be reviewing a lipstick today. And this is from Secret Nature. Okay. Ta-da! Meron tayong 5 shades ng Secret Nature Flower Button Lips. Okay, so ito siya guys. Okay. Isa-swatch ko siyang lahat and we will see kung saan yung mas maganda sa mga kulay na ito. Ta-da! Medyo malaki siya yung box niya. And each box has a logo here. It says Secret Nature Flower Button Lips. And dito sa side na to, meron na siyang shade. So parang ano siya guys, parang concealer type yung lagayan niya. Tsaka ang sabi dito sa gilid, ito. May nakalagay na click click soft velvet jeju flower extracts. And isa-swatch natin siya isa-isa. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung anong laman niya. So ito siya guys. Parang kasize talaga siya ng concealer. Tsaka parang matte yung lagayan ng yung texture ng kanyang case. And dito yung kiniklik mo na button. And dito, nakalagay lang Secret Nature. Tsaka Secret Nature Flower Button Lips. And then, on this side, yung pinipindot or yung kiniklik niya natin. Ito yung kulay ng shade. At tsaka the same time, yung code ng shade na yon. So, simple lang talaga siya guys. Merong Korean dito. So, sa mga hindi pa pala nakakaalam, yung Secret Nature is a Korean brand. And ito po ay, yes, merong 5 shades siya ng flower button lips. Ano natin? Open natin. So, ganito yung itsura niya sa loob guys. It looks like a raindrop, pero sabi daw parang petal siya ng flower. So, yun. Ito yung sa lip line. Tsaka, dito yung lipstick mismo. So, ginaganon siya. Hindi siya katulad ng mga ibang lipstick na may doe foot applicator or kaya tinitwist
para ilabas yung product. So with this one, kiniklik mo lang siya, parang nag-i-inject ka lang. So i-click mo siya several times hanggang sa lumabas yung lipstick na mismo, yung product. And make sure na you'll just allow enough product to come out kasi pag sinobrahan mo siya, hindi mo na siya mababalik, guys. So, isa swatch natin siya, isa-isa. Ito guys, I'm gonna show you kung paano siya na kiniklik. Ayan guys, may lumabas na product. So, ganun ang kape. Karami. Okay. So, this one is the PK01 Peony Petal. So, swatch natin siya, guys. Paano ba? Dito na lang. Ooh, that's nice. Okay, so this one naman, guys, ito yung OR01 or the Smile Rose Bay Petal. So, click, click, click. Click, click lang. Okay. Enough na yung product na lumabas. And let's swatch it. Yun. Hala, ang ganda, guys. You know what, guys? Na-notice ko sa kanya. Napaka-soft. This one naman, guys, it is RD02 or Pansy Petal. So, click, click ulit. Ayan, swatch it. Yun. Oh my gosh. This is so nice. Ang ganda niya sa swatch, guys. Ito naman, RD01 Dysentera Petal. So, click, click, click. Click, click. Ayan, tama na. Let's swatch it. Okay. Yung last one natin, guys, is CR01 Water Lily Petal. Okay. Yun, guys. Tingnan nyo naman kung yun yung mas maganda. So, here are the swatches of the Secret Nature Flower Button Lips. Okay, so how does that look? Maganda ba, guys? Ngayon naman, isa-swatch natin siya sa lips. We will go ahead and do it gradient na paglagay and then after that, full lips, okay? So, let's go and do it! Thank you.
lips, what I have or the shade that I got is the Water Lily Petal. Ito yung pinaka-lightest siguro guys sa 5 shades na ito. And let me show you the shades again. Yan yung mga shades niya. So from the darkest na color, yung red, tsaka yung medyo red, tsaka yung more sa orange side, and then yung medyo pink, at tsaka yung light pink. And I think with this lipstick, guys, the Secret Nature Flower Button Lips, what I noticed sa kanya is smooth siya ilagay sa lips. Maganda siya kasi isang pahid mo lang, parang pigmented na agad siya. And then at the same time, guys, I think it's actually much better pag ginagamit mo siya as gradient na use. Parang natural lang kasi siya pag ginamit mo siya ng ganun. But if you're gonna use it as full lips, kasi hindi siya masyadong matte, medyo may pagka-glossy yung type ng lipstick na ito. Hindi naman super glossy actually. Basta hindi siya yung type na medyo semi or parang matte na lipstick. So ako kasi mahilig ako sa matte na lipstick. So I guess I can use it as pang gradient na lips lang kasi na-notice ko sa kanya mas maganda siya pag gamitin. Mas maganda siya gamitin pag gradient na lips. The disadvantage lang siguro sa lipstick na ito, it's because yung the way you're going to use it, you have to click it on this side. And then once you actually click it, whatever that comes out, yun na yun, hindi mo na siya pwedeng ibalik. So just make sure that you're going to use just enough or click just enough sa gagamitin mo. If you have a friend na nalaman na ganito pala yung lipstick mo or kaya yung anak mo, paglaruan ito, para siya kasing ball pen, guys. Yung ball pen na ginaganon-ganon mo siya para mag-open. Pag napaglaruan ito, sigurado ubos lahat yung product pag nalabas na, hindi mo na siya pwedeng ibalik. So yun lang siguro yung downside niya. And by the way guys, nakalimutan ko sabihin, yung content niya is 1.4 grams. Nakalagay sa box niya kung gaano karami yung product inside of this lipstick. And yun nga guys, sabi ko sa inyo kanina, click and click soft velvet with jeju flower extract. So nakalagay lahat dito sa kanyang box na parang lalagyan ng concealer guys. And tsaka yung lagayan niya mismo para siyang lagayan ng concealer. If you would like to get this product, check nyo lang sa description box below kasi nandoon yung link if saan nyo pwedeng bilhin to. So you can buy this at my shop, sa Caris shop ko. I'm gonna put the link below and just check it out guys. I love it guys. I like it using gradient. Ito nga sabi ko sa inyo, Secret Nature Flower Button Lips. And ito, ito yung gagamitin ko siguro most of the time. Gamit tayo ng pink naman kasi always naka-red lipstick ako. Hinihinga ako guys. Nahihirapan ako minsan huminga. And mabilis ako mapagod guys. Siguro talaga rin ng pregnancy ko. But yun guys. So thank you so much sa lahat. And almost 7,000 subscribers na tayo or followers na tayo guys. Na appreciate ko talaga yung mga nagsasubscribe sa channel ko. And hopefully, marami pa kayo guys. So thank you so much again. This is Apple, your Ilongga vlogger. Okay, so I hope guys this video helped you a lot and nagustuhan niyo ito. And at the same time, guys, do not forget to go ahead and subscribe to my channel. Click lang yung subscribe button sa baba and the bell icon right next to it para maging updated kayo sa aking mga future uploads. Yan, see you on my next video. Bye! By the way guys, update lang, this lipstick is long lasting, so napakaganda niya guys. Thanks!